Hello, hello, hello. Kumusta po kayo? Si Tita. Ito, Tita Pibilad. Ang init po. Grabe ang kainitan, di ba? It's Friday afternoon. Di pa ako natulog. Nagtrabaho ko kagabi. Ayan, at kumain na po ako at ay, di ba? Para makatulog ako. Maligo matulog. And then go to work at 10:30. Ako po si Erna. Anong kinakain mo, Erna? Spaghetti po. Spaghetti. Okay lang ba ang luto ni ano? Kita babit mo? Masarap po. Sarap ba? Hindi ko tinikman. Tinatamad ako sa mga spaghetti. Yan po ang kinain ko. Pakbet. O, yan ang sinain ko. Kami ni Peking Boom. Ay, Peking Boom ba? Peking PB Love. Kasama kong kumain ng pakbet. Sarap ng pakbet. Ano, kumusta na? 1 week na yung school mo. Anong, kumusta ang experience mo? Okay lang po kasi ano. Pag merong mga ano sa teacher, nakaano din ako. Nakakasabay ka rin. Nag-re-raisehan ka rin. Pero kanina, pero kapag hindi ko alam, hindi ako nag-ano. Pero kung alam ko, mag-ano. Nag-re-raisehan ka. Nagtatanong ka naman. Sabi niya, teacher, I cannot understand. Please explain it better. Diba? Magagaling din yung mga kaklase mo. Hindi lang po masyado. Mas magaling ka. Match-match lang po. Match-match lang kayo. Si Erna tsaka si Marjorie po ang is, ano nila. Is your section, is smart section? There's 22 student? Ilan ba? 30. Ay, naka 30 kayo. Ah, meron din. Yun po yung mga talaga mga line of nines ang mga student. Kaya sabi ko, sige magbakbakan kayo. Di ba Erna? Magbakbakan na lang kayo. Tapos kami Marjorie. Nagtulungan kami kung anong isasagot naman doon. Bakit group by group ba? Hindi po. Yung pag merong, for example, yung story, tapos anong maintindahan mo doon. Tapos bigla-bigla na lang ano, itutura ko ng teacher ito. Tapos mabigla din ako tumayo. Kaya ganun, ready kayo palagi. Diba? Palagi ko sinasabi, always ready. O ano naman ang ano mo, nagustuhan mo sa school? Kasi 1 week ka na eh. Diba? Lunes kayo pumasok. Ano, may nagustuhan ka ba? Apo. Ano? Yung Filipino, tsaka yung English. ESP, tsaka ESP. Magaling ba yung mga teacher mo? Anong pagkakaiba ng pagturo sa Davao versus here sa inyo? Sa Bukid noon? Doon kasi sa Bukid noon, isang araw parang dalawa lang subject ang maturo sa teacher. Kasi ano, isa lang o apat lang yung teacher na. Dibitin? Hindi tulad dito na maraming teacher na mag-rotate. Diba? Rotate yun. O ano naman ang nagustuhan mo sa mga estudyante doon? Diba, ayan po si Peking, Tita Pibilab. Yung mababait din sila. Mabait sila? Okay lang naman. O, tapos meron akong friend doon na si Angelica. Taga dito daw siya, taga Pangal. Saan? Abo. Taga Pangal. Ah, the same section? Apo. Sino kaya yun? Pilipino. Hindi ko rin alam pangalan ng Angelica daw. Talaga? O di may friend ka na. O pag lunch time, anong sinong kasama mong kumakain? Kami tatlong Ate Irene. Sa classroom nila Ate Irene kami kumakain. Ay pumupunta kayo ni Marjorie doon. Hinihintay namin si Ate Irene kung matapos yung class. Oo. Tsaka kami kumakain. Talaga. Bakit huli ba siya? Opo. Yung ano nila, hindi same yung time. Orlans. Ang pagkakaiba ngayon, anong nagustuhan mo doon sa driver mo? May driver po ba yun? Yan si Kuya Tutoy nyo. Stricto ba? Hindi naman po. Ah, pag sabihin natin stricto. Tsaka lang yung stricto kapag mali ka din. Oo, oh, may kamali. Okay lang yun sa iyo. Pag napapagalitan kayo kasi mali kasi kayo. Kasi mali naman din. Diba? Eh kung ano naman, o yung mga hapon na kayo umuwi, di ba? 3:45. Hindi naman mahirap ang ano dito.
buhay, hindi naman kayo katulong, di ba? Anong mga chores nyo? Kasi po kanya-kanya silang, managsasabi po na wala silang chores, walang chores si Marjorie. Kasi si Marjorie hindi po na-i-blablog all the time. Kaya lang kanya-kanya silang chores, di ba? Magwalis kami apat. Sabay silang magwalis apat, maghuhugas ng pinggan, sino? Kaming dalawang... Ni Marjorie. Oh. Siya yung magsabon, tapos ako yung magbanlaw. Kasi tulong-tulong po sila. Tapos si Irene, anong kubetang yung magpupunas dito sa mga ano. Yun, yung natapos ng pagtapos ng kumain. At saka ng hugasan. Si Badiday ang nagpupunas lahat lang na mesa. May chores po sila. At saka yung mga bathroom po, di ba? Kanya-kanya silang linis kasi magtatatlo na yung bathroom. Bakit nagtatanong sila kasi na bakit si Marjorie pumunta sa taas? Lipat kay Marjorie diyan kala. Ako po nagpalipat kay Marjorie sa taas. Kasi gusto kong may roommate si Irene. Kasi ang problema ko kay Irene noon, palaging nagtetelebabad sa telepono. Kaya masakit palagi ang ulo. Yun ang aking reason. Kaya linagay ko po si Erna sa kanya para si Erna ang mag-iimpluwensa kay Irene. Diba Irene? Ay Erna? Sana naman, sinabi ko sa mga dalawang bata na sila ang taga-subaybay sa dalawang matanda. Silang mag-babysit. Baliktad. Diba? Kaya po yung sasabihin nyo po na hindi sila gumagalaw, they have their own chores. They wash their own clothes. Kahit si Marjorie, ganun. They clean the surroundings of the house. Diba? Totoo naman yun. May kanya-kanya. Kaya lang po kasi may mga kasama kami kaya may, hindi masyadong mabigat ang kanilang trabaho. Di ba, Miss Elma? Yes. Ilan ang kasama dito na mabigat? Maraming naglilinis. May mga kasama po kami. Kaya lang swerte nyo. Kaya mag-aral na lang. And dito si Elma, wala akong problema. Kunuan na kami magluloto na. Magpaturo ka magluto. Yung expecting... Nalulutuan ako. Opo. Ay, hindi. Ako kami magluluto sa sarili nyo pag wala na ako. You have to cook your own. Kasi pag dumating kami talaga ni na mamang, yun may pupunta si may taga-cook tayo. And kaya lang pag kayo na lang apat, 'di ba? Sarili nyo, marami naman sa refrigerator kung anong gusto nyo. O sabihin mo, tuka mo, ako ngayon, Tita Badiday, ako ngayon ang magluluto ng manok. Ganun. Hindi sila nauubusan po ng pagkain. It's one thing that I make sure, hindi sila po mauubusan ng pagkain. Diba? Kita mo, lahat ng kanilang merienda, may mga merienda every time, twice a day, kung andito sila. Ang inaano ko lang naman, mag-aral mabuti. Mamang, ano masasabi mo kay mamang? Sobrang bait po ni Mamang. Oo. Pag ano, pag masipag ka lang, tapos makikita niya na ano, mabuti ang tao. Mabuti siya. Mabuti siya. Eh lang medyo, mas siyempre matanda na. Alay lang. Ano naman ang first impression mo kay Tita Pibilab mo? Siyempre, thank you. Eh, siyempre, hindi. Siyempre, porque nakikinig ako. Kunwari, wala ako dito. Thank you din po sa inyo, Tita, dahil sa pagturo mo sa amin, kahit hindi niyo po kakalaan pero tinulungan niyo. Sana hindi kayo magsawang tumulong sa mga tao kasi alam ko na marami pang nangangailangan ng tulong ninyo. At sana palagi kayong i-guide ni Lord sa araw-araw at i-bless kayo ni Lord kasi ang buti ng tao. Thank you. Kaya lang alam mo naman anak. Stricto ako kung stricto. But you know, I'm stricto kasi gusto ko silang matuto. Marami pang dapat ano pag-aralan ni Erna. Yung mga culture nila doon at culture namin dito, it's iba yung kinagisnan, di ba? At kid ano dito. But the kid, you know, Erna is a very respectful, mabait po, masipag. At mga lahat ng teachers niya po sa high school, sinasabi po na marunong at matalino siya. So they're impressed and I hope you're gonna stay that way, okay? Ayan ang ano. Ang gusto ko lang, respeto. Respect the elders. Respect lahat ng tao pupunta dito.
Okay? Walang masyadong ano ba 'yun, yung ano, yung masyadong gimme-gimme niya, yung ano lang. Be simple. Simple lang. Humble. Humble lang, Erna, okay? Pagdating ko uli next time, dapat kung sinong Erna na kilala ko, dapat ganun. Huwag magbago. Ha? Para matutuwa naman tayo. Ano palagay mo, Miss Peking Tita Pibilam? Ano naman ang may co-comments mo tungkol kay Erna? The first time ko lang po siya namamit eh. Sabi ko, may ano tong guts tong bata na to. Sabi ko. Oo, nung natapos, ano siya, may ano siya kaagad. Sabi ko, parang may utak kasi tsaka masayahin pati. Oo, maganda pa, di ba? Walang maligaw-ligaw muna, ha? Ay, bawal daw. Siyempre, bata ka pa eh. Sabihin mo lang sa mga parents mo, you're good, you're doing good, your life here is much better. Hindi, ito naman sa pag-ano doon sa inyo. You know, sa inyo, we grow poor. Sa inyo, kung yun ang kaginagin, kagaya namin noon, mahirap kami kaya masaya. Diba? Diba, Miss? Masaya kami noon. Ang hirap ng buhay natin, pero ang saya-saya. Masaya, ganun. Ganun din kayo. Diba? Mas maswerte pa kayo ngayon. Kahit wala kaming akunan. Ganun din kami. Kaya always humble, Erna. Study hard. Okay, kasi wala akong time. I'm working. Nakita nyo naman kagabi, wala ako dito. Mamayang gabi, alis na naman ako. Matulog na ako ngayon. Nakakain na ako. Okay? So, if I have a chance to talk to you again, I will talk to you. Pasensya na po kasi ito ang time namin ni Erna, one-to-one bonding, at kumakain siya ng pakbet. Ano masasabi mo sa pakbet? Masarap po. Alam niyo naman, ako kayo very, very provided ang pagkain, ha? Walang ano dyan, wala kayong problema. Okay? It all you can na ngayon. It all you can na ngayon. Kakainin mo na lang, ha? Sabi mo tapos? Minsan? Tapos minsan, doon kami kumakain sa ano, kainan ng teacher. Sinama kami ni Sir Jun. Special pala yung mga ito. Tapos kanina, binigyan kami ni Sir Jun ng ano, ice cream. Aba, ang special ka pala kayo. O, wag kayong mamihasa, ha? Baka naman spoiling kayo ni Sir Jun. Kaya lang intindihin nyo, sabi ni Sir Jun, when it comes to this school, I'm a teacher. Diba? Paglabas natin, then I'm a tutor and I'm a friend. Galang-galang lang palaging nagsasay. Thank you po. Thank you. Okay? Galang-galang lang. So, ano naman ang ano mo sa nagustuhan mo sa baon mo? Naka one week ka na. Lagi masarap ang baon. Oo, lagi pong masarap. Saka kanina yung ano, fried chicken. Ang sarap ng kain ko dun kasi masarap yung kaula. Ah, masarap yung ano nila? Kagabi yun eh. Masarap doon sa Shakey's kagabi, yung chicken. Hindi ko natikman. Kaka nagbaon din kayo ng chicken. Opo, take isa kaming tatlo. Tapos may kanin, isa lang. Ha, hindi ko po kasi alam kasi nagtrabaho po ako. Dumating na kami almost 9 in the morning. Ah, so ngayon, may baon-baon ka, hindi ka na nag-iisip kung may bigas kayo. Di okay lang yun. Ano pang ano pagkakaiba ng mga pagkain sa inyo at dito? Doon sa amin, bihira lang kami makakain ng ano, yung bigas. Okay. Hindi 3 times a day ang bigas nyo. Minsan ang pananghalian namin ano, mga kamuteng kahoy. Apo. Mais. Apo. Walang bigas. Tsaka lang kami makakain ng ano, bigas kapag mag ano yung tatay kung mag ano ng kabayo, mag-fire ka ng ang pagka may kita. Apo. Tapos yung mag sila 3 times a day na kumain ng bigas. Eh dito, wala kang problema sa pagkain. Maraming kakain. Ngayon, kakain ka naman, mamaya kakain ka ulit, di ba? May merienda pa, mayroon. Kagabi, nagtawag yung kapatid ko kasi nag-alala daw sila sa akin. Bakit? Kasi napanaginipan daw ako ng mama ko na umuwi na ako doon. Kaya nagtawag na kinumusta ko dito. Ano sabi mo naman? Sabi ko na hindi ako makagamit ng cellphone kasi nag-study kami. Bihira lang kami makagamit ng cellphone. Pag Sunday, weekend lang ha? Sabi ng kapatid ko, yan lang, nag-ano lang kami sa iyo kasi napanaginipan ka ni mama. Sinabi mo sana, okay ka lang. Diba? Ang
night before yung nasa bukid mo yun ka. Sa Shakey's. So, nag-Shakey's po sir na kahapon kasi yung blessing. Ang laki ng gasto ng ano, ang daming pagkain ano. Da, grabe naman yung pagkaano namin ni Terso. Ayos ko. Ang grabe. Sabi ko, hindi siguro ako makapunta dito. May tapuloon lang. Shout out muna tayo sa mga kaibigan natin. Shout out kay Mabel sa Sacramento, tsaka si Almar. Kumusta po kayo diyan? From to the River Point. Si Mark Ocampo po, kumusta po kayo diyan? Shout out, tsaka yung dalawang bata ni Mabel is Gavin and oh my god, I forgot the other kid. Pasensya na Mabel, ha. Hindi ko nabasa. Pasensya na. Yung dalawang anak mo, ha, Mabel, shout out. O, yung asawa mo, shout out. At lalong ilalo na sa iyo, madam. O, mag-shout out ka sa tatay mo, mga pamilya mo. Shout out po sa ate ko. Alam kong palagi siyang nanonood. Kasi yung doon pa ako, palagi siyang nanonood sa okay. Yung vlog yung tita. Sabihin mo, Sir, ang kalagayan mo. Huwag kayong mag-alala sa akin kasi okay na okay ako dito. Kasi hindi kami pinabayaan ni tita. Yan po ang kanilang kwarto. O, yan si Irene. Yan po yung mga nagtatanong kung ano, may ayun po, nagpapagawa na po ako ng kanilang toilet. Diba, Irene, say hi. Kuts! Yan po si Annalyn. Yan ang palaki din ni Mamang yan. Paborito ni Mamang, si Annalyn. Basta nito, dyan si Badiday naglalabas. Saan si Marjorie? Natutulog kita na pag-ibig. Bakit? Di kumuha ng ano? Ano nangyari sa ngipin? Bakit di kumuha ng Tylenol? Meron ka naman Tylenol. Oh. Pagbalik ka nito, pag-uwi niya, nakatulog sa kitong talaga. Ote, ay po Diyos ko, bigyan mo uli ng Tylenol. Pakainin mo muna bago mag-Tylenol kasi sasakit yung tiyan ha. Nurse ka, uy. Ha, pakainin mo muna. Tapos yung baba, malinis na. Yung malinis niya dyan sa baba. Wala na nakatambak. O yung bathroom nyo, pwede na yung ano, ay pagbalik ko uli, ayaw ko na yung ganun ha. Sira. Pwede kayo na kayong mag-flush. Ay kayo talaga kasi pag ipinina-flush nyo, dahan-dahan lang ha. Palagi ako umuwi, palaging repair, badiday. Ayaw ko ng ganyan ha. Ayan po sila o, oh, kanya-kanyang Friday afternoon. Hello Annalyn, say hello to your husband and to... Mag-shout out ka naman. Yan po ang ating ano ngayon. Matulog na ako, maligo na ako. Salamat sa inyong lahat. I love you all. And good night.